lineup ng Team Philippines na trio ang iikot. Laging magkahiwalay ang Claude and Damasha. So meaning to say, magre-react dito ngayon ang Team Laos. Tama, yun ang iniintest ko yung pagre-react dito. Now, kanina nabanggit ko yung export, di ba, na ilalabas ng Philippines. Ang tanong, kung your team is picking nila, yung export na naka-ready, yun ang iniantay ko. Ready, tapos tank type yung ano, export na inaasahan ko na makikita ko ngayon for the Team Philippines. I don't know kung ilalabas nga nila. And look at the drop dito ng ano, Team Philippines having that Lilia. Meaning niyan, medyo gusto nila agad pasabuti ang mga linya dito ng Team Laos. Oh, saka yung naging banning dito ng Team Philippines is all about the Lolita Profi. Kaya nila binan dito yung Kimi as well with the Harit kasi meron ng direct counter, which is yun yung hindi nagawa ng Team Indonesia on the second game nila kanina. Kumbaga, pumix sila ng Kimi and Harit over our Lolita. Ngayon dito, tingin ko napanood ng Team Laos, ano kaya yung naging mali doon ng Team Indonesia? We're not gonna repeat it on this game. Pero ang ginawa naman dito ng Team Philippines is all about the split pushes. Ang magiging tanong lang dito is, paano ngayon bibigyan ng kumbaga the tempo definitely manggagaling starting dito sa Laos. Paano nila ngayon itutuloy-tuloy yung aggressiveness nila, especially going in sa mid game natin? Oo nga, kung paano nila itutuloy-tuloy. And ang isa dito sa nakikita ko is kailangan lang magandang opening kasi meron silang magandang center dito eh. Tatlo to. Tapos saktong isang set lang. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! We have Team Philippines! All troops deployed! Meron tayong dito, export, Basha, Claude, Basha, and of course, Lilia. Gusto ko yung Basha na sinabi sa atin ni Manjin. Shoutouts to Manjin. But meanwhile naman dito sa Team Laos, crack dito, nagagamit din Hoy Moon, Lolita. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Look at the farm missiles na magagaling dito sa export. They will be able to take down the Grok, pero pakilala na rin muna natin dito Laos, still gonna be the hand of Lolita and throughout that carry and as well with the shoes. Ito na, medyo maganda pinapakita ng Team Philippines at early fade while kinokontrol lang nila dito. Look at dito ba ang stage sa dalawa, medyo nag-overextend at Team Philippines. Anon, si Bata Anon dito, pinababa ang kanyang buff dito while disengage muna ang gusto. Na-secure na nila dito yung buff and now they want to disengage yet. Launch attack! Very aggressive, pinulot pa nga naman. Maganda yung start dito ng Team Philippines. Look at how aggressive dito yung ating Masha. Hindi nila binibigyan ng experience and as well with gold dito yung top lane ng Team Laos. Lahat na pupunta doon sa event share. Doon lahat sa turret sa may top lane. Exactly. Dire-diretso lang. Tinan mo naman to. Habang abante na ng abante, etong si Vila sabi, sige, i-defend mo lang yan. Kalputin mo lang na kalputin to. Kailangan kasi nila early anteater. Early push dito, early aggressive dito while Zito zone out lang nila. Nauubos ang XP dito. Eto na ang gulong. Puebuelo just to zone this one out. At Norman Deadpool na nga dito onto the top lane. Kailangan na nilang basagin agad ang safe lane or weak lane dito ng Team Laos. Look at the zone potential coming from Mayor Barilin. Sinugi. Talikod. Eto na. From the backlight. Medyo nagmintisan talo. Nakuha ng first turret onto the top lane. Naipit si Lilia. Pero kapulisya. Team Pilipinas. Sabog na! Ang sabog dito! Si Basha with a combination of Basha. Sumabog dito si Grok. Sino susunod pa dito? Hinahabol! Hinahabol na rito ni Castamayon. Pero dito with the shot magaling dito. May hatak pa nga talaga. Double kill gulong, na dito. Gulong. Isang X to the board. May gulong ng palad na magagaling dito sa ating Basha. Muntik sa muntik dito. Mamatay yung ating carry. Tumatakbo na rito si Hoy Moon, our Grok. But the zone out na magagaling dito from the Basha will be enough para mag-disengage na muna yung Grok natin. But that's a clear win, mga kaibigan, sa Team Philippines. What happened, Prof. B? Hindi revitalize lang lahat ng damage ng Laos on the top lane. Exactly, exactly. Na-revitalize dito. Pero napakaganda ng bait dito ng ginawa ng Cho. Binate ng Blue, tsaka siya nag-flicker in. Tumalong dito si Esperada. Balikan natin ang kwento dito. Tamang buwelo lang. Medyo masama ata ang pagtalon mismo ng kanilang Esperada. Pulado siya dito, mga sir. Makakukuha pa nga dito ang kanilang Esperada. And Tom's the backlight dito habang sinusunog dito ng extra mo. Sila, sinusunog
talaga dito. Look at the fire missile coming from Castro Mayor. Ito, Prof. I think this is gonna be a position for na export. Pero the zonal na mangyayari with the last insanity na mangyayari. Sabog! Kung sabog dito yung Grak, mga kaibigan. Sino pa kaya susunod? Nanganganib na rito ang Torre onto the bottom lane. The aggression na magagaling from Team Philippines ay tuloy-tuloy. Even the Claude itself having a very good farm onto the middle lane. Placing duet na ginamit ito. Hinahabol na dito ang Basha. And yes, 6-1 ang score natin dito. 3 minutes pa lang ang laro natin. And also 3,000 lead dito ang Philippines. Yun ang medyo maganda pinapakita ng side ng Team Philippines. Ito yung high scoring game, high score game para sa ating minuto na 4 minutes. Yet, good defense naman. Somehow, ang pinapakita dito ng Lausanne, trying to clear the waves. Medyo nagre-react na dito ang team na on. Pero tumalo na nga dito. They want to burst this Black shoot! Black shoot! Ano ba? Pumalikan niya po. I want to stop this one up. Tinanakap. Control. Nakuha pa. Sumabog ang mga bomba. Hindi pa naman sa mga pasabog ng Pilipino. Sumabog. Using the last insanity. And nakuha pa nga. Grabe naman. Castro Mayor for 3. At may kasama pa ang foul na mangyayari, mga kaibigan. Pero dito niyo makikita sa lahat ngayon naging laban ng Team Pilipinas. Pangatlo pa lang ito, pero ito yung pinaka-convincing sa lahat. 9-1 yung score natin dito. Lahat-lahat dumediretso ngayon sa Team Laos. Ano ang naging mali, or ay naging mali sa kanila dito? Yung top lane nila, masyado silang nag-react. Hindi nila iniwan yon doon sa taas. Ngayon, nararamdaman yung snowball potential na magagaling sa Pilipinas. Oh, yun nga yung sinasabi mo, nagkamali. Tapos, kinapitalize pa sa Team Pilipinas. Di ba, defense? Masyado kang malalim. Nilapag na, napanganda sana ng harang dito, pero walang backup. Coming from Team Laos, tumalon sa dito ang ating Laos, mga sir. Luminum no, Blast. Blast, kinakasap. Tinamahan ang tatlo. Medyo magkakabusan sa likod yung chance ko naman dito. Nag-connect sa tatlo. Way of the Dragon, nakukuha naman. Nag-audition ng Team Pilipinas. With the Prop of Immortality, nakukuha pa nga ata dito. Kasi Mayor, makunat si Yorme, mga sir. Nakap sa dalawa, pero from the backlines, normally, lakad matatag. Nakukuha pa nga dito ni Claude. Hindi pa tapos, gusto pa ata nila. They want more blood. They really want more blood. Ang nangyari dito, Prop P, is that yung lineup dito ng Team Philippines coming from the Masha and as well with the X-Board, meron silang regeneration rate na hindi nila kailangan umuwi. The battery naman gagaling doon sa passive ng isang X-Board and as well with the life recovery ng Masha. Kumbaga, yung top lane kanina and even sa bottom lane, ang ganda pala ng mangyayari pag ang Masha is sumasama sa trio. Oo nga, iba kasi nga nila. Kumbaga, lahat ng harassment na binibigay ng Laos onto the early game, hinihil lang ng export and as well ng Masha. Ina-absorb lang yun, no? Tapos nabiburn dito yung skills ng Laos now, right after nun, tsaka lang papasok si Lilia o yung mga tropang Pilipino dito. Eto na, tamang buwelo na naman. Naipin si Grak, sinunog ang OTAB sa mga A-Force ng Pinas, mga sir. Ayan, habang pumaboba dito, Esmeralda, sinabugan ng last insanity nga naman sa harap mismo ng Torre nila. Torre, don't do that here, S.E. Yun na nga, mga kaibigan, 6,000 lead dito. Kalmot! Ang kalmot dito ni Vila. Ang sakit, mga kaibigan. Turtle, yes, it is. Mga 8,000 lead dito from the Team Philippines. Wala pang nababasag na Torre dito ang Laos. Grabe, nakakatakot ang pinapakita ng performance ng Team Philippines dito. Kung paano nila i-balance yung wave dito, kung paano nila i-secure every objective, kung paano na-defensahan din naman ang ating turret. 15-3. And look at the gold with around 7 minutes. Umangat na agad ng 8,240. Yes, definitely. This is a high game of Mobile Legends na pinapakita sa atin ng Team Seabold, our Team Philippines. Flawless victory nga yata yung magagawa nila rito. Mukhang hindi sila mababasagan dito na Torre. Pero gusto ay magpakan sa gitna. Medyo nakakabayuhan dito. Napagadrahatap. One shot chip sa tatlo. Pero mukhang malikata na pinasok dito. Grabe naman. 3 puntos pa lang nakukuha ng Laos. Habang 16 sa kabila sa para sa Team Pilipinas. 3-16 na Austin pa nga. Austin pa nga talaga, mga kaibigan. Prof B, ang nakakatakot dito, even with the gold lead itself, and as well with the tempo na nagkaling dito sa Pilipinas, yung Masha natin hindi na sumasama dito. Meaning to say, pag lumabas ang Lord, easy Lord dito for the Team Pilipinas. Pero dito sa likod si Joe. Medyo kuminek dito ang Blast. Kuminek ka lang dito sa isa. Revitalize! Kita dito, nakuha nga naman ang ating Basha. Sumunod dito si Lolita. Hindi pa tapos. Sinusunog. Nilalakad na naman dito. Pero si Arcangel sa likod! Ay! Nasunog nga naman. Nasa triple kill. Yung bomba. May kasamang apoy nga naman.
for the side of Team Philippines. Now, 7-0 with regards to objective. Gagawin pa na ng walo dito. Ang Masha Kalmutin, balinit ang Tore. Wala nang hirin ko, mga sir. Tuloy-tuloy lang sa abate. Tinas, lakas, patatas. It's a very easy game, mga kaibigan, for the Team Philippines. Laos has stink it twice, mga kaibigan, because the mentality dito ni Castro Mayor, papasabugin niya na rito yung show natin. Pero ito, mga kaibigan, it's all about how they would be able to lock down dito. May tatalo naman ni Galing to Esmeralda. Sulog si Esmeralda. Sino pa susunod? Lucas Lod onto the sidelines dito. Ang grabe naman po dito. Habang po mag-fire bata dito sa Torre. And game one goes to Team Philippines. Ang bilis ng larong yun, Rob. Ang bilis talaga. Gaya ng sabi ko, Prof. P, ang sarap talaga maging Pilipino, especially sa mga oras na to. Ramdam na ramdam na